Hi guys, it's me, Randy Ubal, your Filipino teacher here in Thailand. And for today's video, so as you can see guys, ito yung karaniwang ginagawa ko lately since wala naman kaming pasok, hindi naman kami nagsa-summer classes. So, ginagawa ko lately ay doing my own thing lang, nag-exercise, yung usual routine lang ay ng tambay. Hindi naman sa tambay, may ginagawa din naman tayo. So, kapag nag-exercise ako, ibig sabihin wala akong tutorial session with my tutees. Ginagawa kong ang lahat para, you know, maprotektahan pa rin at ma-maintain yung healthy lifestyle natin. This is very important guys, lalo na at wala akong ginagawa. Kasi kapag hindi ako nakapag-exercise, minsan, para bang napaka, hindi nagpa-function yung utak ko. And lately, hindi na nga ako nakakapag-exercise. And I'm so thankful din naman kasi dito sa amin, merong mga free apparatus sa park kung saan pwede kang mag-exercise. And lately din dito sa Thailand ay sobrang init. Kaya hindi ko na rin nagugustuhan pumunta sa park kasi napaka-init nga. Lalo na kapag umaga pa lang yun ha. Umaga pa lang pumunta doon mga 6:50 something like that or magsa-7 na ganun. Ang init-init na. Kaya tagaktak yung pawis ko. And itong nakikita nyo naman ay nasa talat kami. Of course, magagabi na and we need to buy food for our dinner. Ayan, so, parang wala ata kaming taste dito. Oo, parang wala. Hindi mahanap ng appetite namin. Or hindi mahanap ng mata namin yung gusto namin kainin. Diba? And dito pala sa Thailand, guys, meron ng mga nabibiling kanin, ganon, at mga lutong pagkain. Kaya kahit na hindi ka na magluto, bili ka na lang nung naluto na para makasave ng time, makasave ng energy, makasave ng electricity, 'di ba? Kung nagluluto kayo sa sa induction burner. Pero ang mainam naman dito guys sa Thailand ay mura kasi yung mga bilihin, lalo yung mga prutas. Meron din naman yung mga mahal pero hindi lahat. Karamihan sa mga bilihin ay mura. And napadaan kami dito sa school namin kasi napag-deciden namin na pupunta na lang kami sa sa KFC. Since yung KFC naman ay only drinks. Favorite naming kainan yon. So, pumunta na lang kami. Medyo malayo nga lang. Oo, medyo malayo sa amin. Kailangan namin maglakad ng ilang kilometro. Pero carry na. Para pag-uwi, maglalakad ulit. Then, maano din yung kinain namin, di ba? May exercise din namin. So, dito ako usually nag-tutorial session dyan sa Starbucks. And, ayan. So, malayo-layo ang ating lalakarin, guys. So, dito na tayo ngayon sa KFC. My favorite fast food dito sa Thailand. Hindi. Honestly speaking, guys, kaya KFC ang lagi kong pinupuntang fast food. Aside from only drinks na, parang nagiging comfort food ko na. Oo, lalo na kapag namimiss ko ang Pinas, ganun. Diba? Para akong kumakain lang din sa Pinas. Ganun. Mas maganda pa sana kung may Jollibee dito sa Thailand para mas feel ko talaga na nasa Pinas ako, ganun. So, malapit na naman ang pasukan, guys, dito sa school namin. Ilang weeks na lang, magpapasukan na. So, may stress na naman tayo ng very light. And then, bagong, homeroom advices na naman. So, lalaban na naman tayo, guys. And laban lang. Ganun naman talaga ang buhay. Matatapos na naman ang ating bakasyon. And, hindi ko ma-explain yung feeling. Parang ayaw ko pang magpasukan. Kasi may stress na naman tayo. Charot. Hindi naman siya totally nakaka-stress. Ang boring nga eh, minsan kasi nakaupo ka lang. Pero carry na. Basta
peaceful ang mind, okay na ako. Yun lang naman ang hinihingi ko sa Panginoon, yung maging peaceful yung mind ko, maging healthy yung mental health ko, maging healthy yung family ko, maging healthy ako. And syempre, ma-provide ko yung mga pangangailangan ng mga magulang ko, ng mga kapatid ko, at ng mga pamangkin ko, at lahat ng mga mahal ko sa buhay. Oo, lahat. Ang ganun ang buhay ng breadwinner. So yun lang guys, I hope na nag-enjoy kayo dito sa short video na to. And sa mga nagbabalak dyan na pumunta dito sa Thailand, see you po dito sa The Land of Smiles. Thank you for watching guys. God bless.